Tuluyan ang iniwan ng Bagyong Egay ang probinsya ng Cagayan. Gayunman, nag-iwan naman ito ng matinding pinsala sa probinsya. Sa Barangay Gidam, Abulog, Cagayan, sa kalsada na ngayon nakatira ang nasa 400 pamilya. Lubog na kasi sa tubig ang kanilang lugar. Catch basin din po kami kasi baha din po sa Apayaw, tapos dito po sa Pamplona, pumunta din po dito. Nadagdagan lang po yung tubig dahil po dun sa Nina. May mga evacuation center naman silang maaaring tuluyan, subalit mas pinili nilang magtayo ng barong-barong sa kalsada para aniya mabantayan ang kanilang bahay. Si Aling Cora, kasama ng kanyang pamilya, ay matiyagang naghihintay sa paghupa ng baha upang agad makabalik sa kanilang lugar. At dahil kakaunti lang ang nabitbit na gamit, umaasa sila ngayon sa tulong na ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Kalis naman kami, sir, pero yung mga gamit namin, nandyan lang sa loob. Yung mga gamit lang namin na konti ang nadala namin. Bale, pangalawang beses na ngayon, sir. Eh, nandyan naman yung bahay namin, sir. Hindi naman kami maiwan-iwan yung bahay namin. Maliban sa mga bahay, lubog din ang ekta-ektaryang taniman ng mais at palay sa Cagayan. As of 8 PM kamakalawa, July 26, Miyerkules, nasa 233,546,644.90 pesos ang inisyal na naitalang pinsala sa agrikultura sa probinsya ng Cagayan matapos ang pananalasa ni Bagyong Egay. Sa inisyal na datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan, buhat ito sa 29,900 ektarya ng agricultural land mula sa 17 bayan sa lalawigan. Ang malaking bahagi ng pinsala ay sa taniman ng mais na may 217,414,818 pisong halaga. 14.5 million naman mula sa high-value commercial crops na karamihan ay pawang mga gulay. At 1,631,826 mula sa taniman ng mga palay. Aabot sa 31,739 na mga magsasaka ang lubos na naapektuhan mula sa mga bayan ng Santa Ana, Camalanyogan, Lasam, Abulog, Igig, Rizal, Santo Niño, Tuaw, Alcala, Gonzaga, Bagao, Alacapan, Bugey, Piat, Sulana, Peña Blanca at Apari. Pangunahing dahilan ng pagkasira ng kanilang mga pananim na mais, ang malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin na nagpadapa sa kanilang mga pananim. Karamihan sa mga tanim na nasira ay nasa seedling to reproductive at vegetative stage na. Pero maliban sa agrikultura, asahan din na may malaking pinsala din sa infrastruktura ang naidulot ng pananalasa ng Bagyong Egay. Sa fisheries, umabot naman sa 470,384,256.46 pesos ang napinsala, habang 189,000 pesos mula naman sa livestock buhat sa 5 bayan ng Cagayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw.